no bias to ha. Based sa drafting and based sa ano to, I'll go for ano dito. I'll go for team na itong BREN. Kasi kung mapapansin nyo kompleto yung ano nila, yung drafting nila. Early game, mid game, late game. Talagang lamang na lamang sila. Kasi may Louis for early game, may mid game. Early game, Tamos, Louis, mid game, di ba? Masha and Yisun Shin. Itong lineup naman na, ang maganda naman sa lineup na next play is aggressive sila sa early game eh. Yung lineup nila, kailangan makabingwit kagad sila na makabingwit ng kill dito. Pero ito, nag-i-invade ngayon yung team ng BREN Esports. Tingnan natin kung makakuha nila yung red buff. Ayan, pumasok na si Atlas, pero hindi. Ayun, nakuha na retribution ni H2, so safe yun para sa nila. Pero ito, pumasok si Kufra. Tingnan natin kung mahuhuli ba. Huli, first blood. May Yisun Shin. Mga brief. Hindi ka nila huli na itong mga to ha. Dumating lang si Hypebeast, yung tuwa ka lang agad ha. Pakal ka pero. Ito pero sino makakuha? Ito, nakuha ni Louie Little Wonder, which is good. Pero ito, nagkakarambak pa sa top 8. Tingnan natin kung magkakapatay niya ba ito. Patay! Kaya top ngayon, si Tamus, mga brief. Lagunos! Ayun, nakuha. Unet. Pero ito, ayun talaga nila pakakawat. Propio! Talagang bakbakat. Pukul talaga. Pero yun, nag-back out lang tong team. Pero dito, meron pa rin bakbakan. Hindi talaga ito tapos. Samamat kita. Pero hindi, nag-back off lang din. Tamat ka na lang. Kaplane pala ito. Kaplane par sa prof. Parang may allergy itong mga anong player ngayon. Pag nakakita ng hero, agad suto ka lang agad. Oo, bakit? Matulad yun. Ayun, nag-traffic. Pero tingnan natin kung makaka-back off ba. Tingnan natin. Pero wala. Ito, nag-flicker out. Pero mamapapipata. Pero nag-flicker in. Si Masha patay. Ito, yung may heal pa to ha, may round to ready day. Meron pa ulit. Meron pang ipon. Si Ready Day, nag-purify. Makakatakas nga ba, pero may flicker din ata to si Ata. So most likely mahuli to. Pero hindi, wala pa lang flicker. So mas play safe siya. So ayun, back off lang din. Grabe bro, bakta ka agad. Mainit to man. Mainit. As early as 2 minutes, ang daming poke na nangyari. Is still yung gold sa dami na suntukan na nangyari high bits eh yung gold dikit lang din no dikit lang din hindi naman nagkakaano yun talagang inabantayan nila talaga yung hindi nila pwede ano eh magkakaiba to pag labas ng turtle eh doon na magkakaroon ng turnaround dyan malaking ano tsaka makapasag ng tower pero feeling ko walang magkakaroon ng basagan ng tower dito sa early game kasi parehas sila ano eh kumbaga parang binabantayan lang nila yung both bushes nila on their side so wala na magkakabakpakan dito the only thing na magkakaroon talaga ng ganap dito is yung mga invades like yung red buff blue buff talagang hindi nila yung nagbibigyan yan kailangan dapat i-defend nila kasi pag nakuha ng once kunwari nakuha ng ano to nakuha ng brand yung isang red buff malaking turnaround din eh so ito lumabas na yung turtle pro beam mo makakakala nila pero yun nagdragon na lang si Yusong ayaw pinasok ay ito pero yun get up si H2 mga abri pero ito tignan natin kung pino isa lang hindi na mga pero hindi pinasok pa grabe talaga si Rendy tignan yung positioning ni Rendy mga abri pero ayun nakuha na ano na safe naman so not bad 2-4-1 exchange pero ito hindi pa tapos tinamaan ng pala itong si Louie pero hindi makakatakbo to pero yun huli pa rin nila si Atlas ito prof ito rin talaga kasi yung advantage ng team ng next wave when it comes sa map awareness itong Selena prof malaki yung vision nila yeah, malaki yung vision nila nakikita nila kung saan papunta yung kalaban kaya tignan mo yung mga positioning nila ng mga skill shots precise na precise yung position ni Rene J yung pagbait ni H2 sa apat na team para makuha yung ano yung turtle tignan nyo diba yung mga minimum na movements talagang sobrang halaga dito sa ganitong klaseng sa ganitong klaseng mga laban tama ka nga dyan Hypebeast speaking of ganitong laban is the score is 5-2 with a gold lead for the side of next play Predator 5-2 pa lang naman pero lamang na ng almost 1k eto nga NXP which is kinakapitalize nila in terms of their map rotation nakakatuto yung sinasabi dito ni Hypebeast is wala pa agad nakakabasagan ng tore feeling ko first turret neto mga 7 minutes eh kasi ang base kasi sa panonood ko ng mga laban nitong mga to yung next play kasi mahilig talaga silang magani mag-aggressive sa early game pero na-counter initiate sila ng BREN kasi sila yung nauuna pero ayun sila yung nauuna pagdating sa invade napansin mo yung prof dalawang beses silang nag-contest sa red buff kaya yung movements ng next play is nababawasan hindi sila masyadong nakakapag-gala-gala
Tama, tama nga naman dyan. Look at that, the defense and the rotation coming from the side of next player Predator. 1-1 with the gate watch. Knock-up dito. Joke lang pala. Pinokpa ni MB. Nag-init. Etong si Tams. Head-to-head sila dito. No, sustain sila maghapon dyan. Pero walang kakamatayan. Wala, wala. Kasi pare silang may passive na region. So, di talaga tayo mag-expect na sobrang daming backpa. Not unless kung may mag-gank talaga dito or mag-backup sa kanila. Oo nga. Eto yun na. Natuluyan ang nauna. Disengaging counter-initiate coming from Renny J. Pop ang kanyang Feather Airstrike. May rotation coming from Louie. Itutok mo direct. Ayan. Itutok mo. Hop. Walang the please. Walang the please ang pagtutok dito ni direct. Pero ito pa rin. Medyo tahimik. Lagunos. Nakikinig. Ano pa? Inaambahan na lang pana itong si Thomas. Pero hindi, dito mamamati kasi napakulan. Pero may mga nakabang prop. Tignan mo yung mga positioning ng tank dito sa mapa. Diba? Napakaganda. So tingnan natin. Pero ito, mababaksatan ba nila? Pero nakuha na. Na-secure nila yung turtle. So saan nila? Second turtle, makukuha na next play solid. Tama, kanilang kalamangan dito. Pero first turret, nakuha naman ng BREN Esports. Tore, Kapalet, Tortol. Eh, maganda pa rin palitan ng apang. Look at that RKO for two members ng NXP. Disengaging, diba? Papalang pangkat ng NXP. Nahuli pa si Chester. Susunod pa sino? Disengage lang. Ay, sinapitas yun. Ay, sa bottom na 1-on-1 kill. Si Renny J. Ano yung ano? Tawag dito ni Masha, ni number 5. Ayan. May tumawag pa nga kay Hypebeats. Pero sabi ni Hypebeats, wait lang, at ako'y nakamute. Ayan na, ito tatakayin na tayo. Ayan, ano na nangyari? Pero grabe, pinapakita talaga ng ano eh. Hindi rin talaga nagpapaawat itong BREN Esports eh. Hindi sila masyadong nagpapadarag pagdating sa early game. Pero yun, napasag ng tore. Pero grabe, saan talaga na Masha? Pero ito si Yuzong, nagbaka, mamapatay na apat Masha. Mamamatay nga ba yun? Yata. Pero yun, meron pang follow-up na Kofra just in case makapag-flicker out or makataas itong si Masha. Doon lumamang ano, doon lumamang na BREN Esports is yung nakakuha sila ng dalawang sunod na tore sa isang linya. So malalim na malalim yan, it to the point na mabibigyan sila ng space onto the top and sa mid para makabawi ang BREN Esports sa kanilang tower positioning pagdating sa kanilang objective strategy. Pagdating kasi sa objective sir, napakahalaga talaga ng ano ng mapawot ng ano ng push ng tower sa early game. Kasi mas lalaki yung ano niyo, mas lalaki yung tower dito, yung mapa niyo, mas lalaki yung vision niyo, mas madadarag niyo yung kalaban niyo Kaya napakalaking advantage nito. Although lamang yung next play ng 1000 gold lead, pero tingnan natin kung may tutuloy-tuloy ba ng BREN yung pag-push nila sa bawat lane. Tama ka. 9-5 ang ating score, medyo tahimik. Okay ang ating bakbakan dito. Nag-aantay lang itong dalawang kupunan na magkamali. In terms of... Turtle team fight po. Turtle team fight po. Medyo nagkakaambahan na ito. Pumipwesto dito. Si H2O and the rest of the gang. Chester doing a great job. And naiwan pa sa pila. Mahulit na ya. Ika nga dito. RKO. Napapakanya mo. Dito. Diego H2O. Here comes the Dragon. I beat! Masakit na. Pinasok na lang ng Dragon. Pero yung patay yung isa. Namatay nila yung Louie. Tingnan natin kung mapapatay pa ba ni H2. Itong si Heason Shin na ipag-1-on-1 with the Great Hall. Pero hindi. Si Taros no HP. Pinasok ng Kupra. Wasal ang Bree Propy. Ano masasabi mo doon? Wala. Bumuli ka na ng bagong brick. Lagunos. Lagunos talaga po. Tapos ng isang maigi doon. Sudden 12-6 ang ating score in favor of Next Play Predator. May tanong ako dito, Hypebeats. Recently, nananalong Next Play Predator sa kanilang mga clash. Ano kaya sa tingin mo ang dapat gawin ng BREN Esports para mapigilan ang pag-i-snowball dito ng Next Play sa mid-game? Siguro ang pinaka most effective para maka-comeback sila dito is makakuha ng or mapitas ng Atlas itong isang core ng Next Play. Kasi napaka-bilis din kasi ng response netong ni Atlas. Lalo na kapag unang minakas at yung second skill eh. Parang magiging ano na lang yung prof 5 seconds cooldown. So pag nakuha or nagkaroon ng team fight at nakapitas sila, nag-flicker fatal links itong mahuli lang kahit at least si Lina or mahuli lang neto yung Forza, wala na. Mata-turn around nila to. Pero kasi given the fact na lamang na sa map control itong Next Play, sinusulit talaga nila yung lamang. Tignan mo yung pagkaka-boxout na itong Yuzong Propy. Napakalaki. Ayun, tiyapin dalawa. Tignan natin kung mapapag-ipi follow-up Propy rin yung Farsa. Feather Airstrike. Pero yun, walang nahuli. Ito, si Rodion nagwawala. Mukhang mamimaniac ata to Propy. Tignan natin. Wasak. Ito pa isa. First kill. Nag-auto-ult ng Lagunox Propy. Ano yun? Ano nangyari? Bakbakan to the max.
napunit ang dapat punitin dito, binigyan nila ng huge opening ang next play Predator solid to the point na wasak agad ang Tori dito. Grabe naman si Lycanthrope kasi yun eh, sa doon kasi bumasag ng Lycanthrope Yun yung sinasabi ko sa'yo, Prof, na kaya mas maganda or mas effective si Roger kaysa dito kay Yisun Shin. Kasi si Roger, every time na makakakill siya or assist, nababawasan ng 50% yung cooldown ng first kill niya. Kaya every time, kaya naka-maniac siya, nakita mo, Prof. Every time na makakill siya, plus na killing spree na spell, bumabalik yung buhay niya. And then may moment din na nagagal. Pero ito naman si Masha, ini-initiate ata, pero wala, walang naganap. May magtitip yata. Ay! Ito mo yung Prof, diba? Yun yung advantage ng Roger dito sa Yisun Shin. Yung fact na mabilis yung movement speed niya, at saka every time na nakakakill itong si H2 Poppy kasi yung emblem niya nakakilling spree siya eh. So every time na nakakakill siya, nagkakaroon siya ng 50% na HP plus the movement speed. Kaya every time na makakill siya, pwedeng pwede ka agad siya lumipat sa isang kalaban. Kumbaga reset after reset, no? Reset after reset, yeah. So, plus the stats of ating si H2O is 814. It diba? Means na talaga nagiging effective siya in terms of killing. Now, they're trying to defend etong level 1 Lord. Habang gawin na naman dito. Pero mga tatapos na ata, eh, no? Hindi pa ata. Hindi pa ata nila kaya tapusin. They need to invest muna sa isa pang core just to play safe or just to make sure masarado nila yung laro na malinis. Tingnan natin. Pero ayun, yun din ang ito na pinasok na si Adoma. Ito nag-flicker na, Prof. Ayun yung sinasabi kong turnaround, Prof. Na kapag nag-flicker fatal links itong si Atlas, magkakaroon sila ng advantage dito. Kasi yung team ng Next Phase Solid is more on ano sila, team oriented sila. Kailangan lima sila. Pero ito may nahuli na para pero nag-flicker. Pero pinasok ni H2. Tingnan natin kung may makukuha ba siyang isa. Tingnan mo yung Blast Out versus sa isang Atlas lang 3 versus 1. Anong masasabi mo doon? Walang nangyari. Mahinit talaga rito. Alam, mahinit. Talaga ang baan lang din talaga eh, no? Oo, 17-8. Nakikita ko yung disiplina ng Next Play Predator Solid. They have their arsenal or the items na para sa mga bumakbak o pwede sila magmasim. Ang ginagawa lang nila is hindi nila muna gagawin just to make sure to play safe. Tingin ko isa pang lord to bago matapos nila. High bits eh, no? Oh, isa pang Lord yan, Prof. Kumbaga, ang gagawin na lang siguro ng Next Play Solid dito is to maintain their advantage sa bawat lanes. Ipupush nila lang ipupush yan hanggang tumating sa point na lumabas na ulit yung Lord. Pero in case na makahuli itong si Chester, itong pana ni Chester, makahuli sila ng isa at walang purify yung matamaan niya, talagang matatapos na to. Tama, tama. Eto na. Yun naman, buwe-buwelo na naman ang Next Play Predator Solid. Renny J doing a great job popping that feather or strike just to make sure na mawala lahat ng minions. And pinipressure nila in terms of buff control, nasa side to ng NXP map control as well. Lumiliit na ang mapa ng BREN Esports dito. Sama ang pinaka-vision nila is the Mountain Shocker galing kay Funeral, yung SS dito ni YSS. Yun lang bali yung magiging ano nila eh, pagkukuhanan nila ng ilaw dito eh. Kasi lane-wise wala na, mahirap nang i-pressure to. Kasi pagdating meron silang ano eh, meron silang Yuzong, yung Roger napakabilis mag-rotate ng mapa, napakabilis mag-push, 'di ba? So ang kailangan nilang gawin dito ng BREN is to defend and kailangan makahuli ng Atlas at least 2 people from the next play. Pero ito pro, pinasok na ng ano, tatlo nila mamamatay din. Dalawa lang pala. Pero grabe talaga yung ano, yung basot nito ni Yuzong. Tingnan mo, Prof. Winawalan niya yan lahat. Plus, etong si Renny J, tamang feather airstrike lang sa kalaban. Alam mo, maganda yung items dito ng BREN Esports. Pero to the extent na mas maganda lang talaga or maaga nakabuo ang Next Wave Predator. Meron silang mga pang-counter item eh. They have this legendary, they have this necklace, pero it's not enough to take down MB or si Yuzong. Once na nakapag-dragon siya, sinisinok na yung mga kalaban dyan. Pagdaan dito ng tren-trenan nila, talagang mababagot sila. Sige, go. Hindi kasi, maganda kasi yung ginagawa talaga dito ni M. Usually kasi, di ba, pag nag-use yung skin na cancel talaga dapat agad yung ulti niya. Pero siya, hindi niya ini-stop. He always make sure na maghihiwalay-hiwalay itong team ng BREN para itong si H2, hindi siya makaka-free siya na makaka-free hit eh. Tama ka nga dyan. Now, eto na. Nakalabas na Luminous Lord or may skin na tong Lord na to. They need to contest etong Lord. Eto yung isa sa pinakamalaking comeback potential ng BREN Esports and Atlas.
ito yung pinaka-favorite niyang position. A yes, team fight inside or near a pit mismo ni Lord. Yan ang kailangan nila i-capitalize dito. The positioning, anyway, nakaangat naman eh. Yung mga minions nila. Ang tanong, eh, alam ng next play Predator, ayun, wag muna natin gawin ni Lord. Ipaangat natin minions. Pag nag-defend sila, that's the time we're gonna strike sa Lord. Nakita mo, Prof. Tingnan mo yung map control na itong next play solid. Si Yuzong, hindi siya sumasama. He always push sa upper lane. Pero itong team, pero ito, flop green, nag-ulti si Louis. Nag-tower dito sa ulti si Louis. Pero ito, transportation. Pero ito, ito Louis, wala pa rin nahuli, Prof. Pero pag ulti ito, up pa rin yung fatal links neto ni Atas. Pero mukhang magbaback off na ata sila dito. Pero tinamaan, si Tester, itong si Tamos, pero wala na yan si Awi. Pero ito, tinabakbak. Ito, Freeman, fatal links, may under-initiate pa nila to. Pero ito, buhay pa rin. Pero ito, Prof. D, wasak na ako. Di ko na alam yung nagyayari. Nababalo na rin ako. Pero nahuli lahat ng next play. Pero tuloy-tuloy pa rin sa pagkana. Itong si pero huli pa rin. Wasak. Ito pa si Parsa Tanabong sila lang ito. Makipatapos na. Tapos na, Prof. Finish or not finish pass your papers. Beautiful ML by H to Prof. D. Lumikulang ng bagya, yun yung pinaka-paboritong ginagawa ni Ibeats. Eh, yung biglang liko. Sorry, sa'yo nga tayong prop, mas nagde-defy na ata sa'yo prop ha. Grabe naman.